Hello guys, ito muli si Nejin B ng Men TV. Hello guys, ito muli si Nejin B ng Men TV. Magandang hapon po sa inyo lahat. Muli po ay gagawa natin ng reaction ang isang video na kaani po sa Iglesia ni Cristo. Kami po mga Iglesia ni Cristo ay walang sawa po na nag-aanyaya sa inyo para makinig ng mga salita ng Diyos para malaman po ninyo ang katotohanan. Narito po ang reaksyon natin sa video na kasama po namin na si kapatid na Victor Neri. Panoorin po natin. Neri, dating Katoliko. Alam mo, po si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Alam mo, kumaga kami handog ng Katolik eh. Hindi naman kami tinanong kung gusto namin yung Katoliko eh. Diba? Isinubo lang sa amin. Hindi naman bawal magtanong, pero nagtatanong pa rin. Pero nung 1560, doon ka na nagtatanong. Siyempre, di ba? Kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba, humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. So doon na kami nagka-class nung 1670 na ako. Bumalik ako sa teacher yun. O sige, kung tao tayo lahat, religion class yun. Ako kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal yung pare? Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Siyempre, nung bata, hindi. Tama, basta yan. Okay, so nawalan ako ng ano. Yun po ang una-una na bigyan natin na reaksyon. Sapagkat, yun po ay naranasan din namin noon. Samantalang, sa side po kasi ng aking tatay ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. At nung kami po ay sa probinsya pa at nauna dito sa Cavite yung aking ina, ay nagkaroon din po kami ng mga tanong noon sa aking lolo't lola na sagrado po Katoliko. Ay yun din po yung mga tanong na binitawan namin noon sa aming lola, sapagkat ang lola ko po ay sagradong Katoliko. Yun din po ay natanong din namin noon na kagaya po ni kapatid na Victor Neri, na itanong din namin sa aming lola na bakit magkukumpisal sa pare. Wala po sanang sasamang loob na mga nanonood sa amin, wala po sana sasamang loob nyo sa mga nanonood po sa amin sa channel na ito. Pinapakita lang po namin yung amin pong katotohanan na aral na aming pong natuklasan. Kumbaga, magsusuri lamang kayo o makinig kayo sa mga ganitong paanyaya namin sa loob ng Iglesia ni Cristo at malalaman nyo po ang katotohanan. Magsusuri lamang po kayo at yun po ay aming pinag-anyaya namin lagi sa inyo. Ayun po kay kapatid na Victor Neri, yun din po ang tanong niya noon sa kasalukuyan noon na siya po ay Katoliko pa. Bakit nga daw po naman siya magkukumpisal sa pari, samantalang sa Diyos naman tayo nagkasala? Ganun din po ang tinanong namin noon sa aming lola na bakit kailangan pa po akong magkumpisal sa pari? Ang sagot na lola ko ay sumunod na lang tayo. Yun din kasi yung aralan Diyos yun, mga apo. Napasabi ko na lang sa sarili ko na ganun po pala yun eh. Ang walang ginawa ko ay kamot ulo na lang. Yan po, tuloy po natin yung ating reaction. Ano ang nakita kong kaibahan ng Iglesia ni Cristo is nung unang-una, nung ako'y naimbitahan, nakita ko yung dedikasyon ng mga kapatid. Yun yung nag-spark ng interest or wonder na, kasi hindi ko nakita yun sa Catholic eh. Kumbaga, sa Catholic, para-para eh. Alam mo yun, kung pupunta, pupunta. Kung hindi, hindi.
Hindi kailangan magbihis, pwede na katsinas. Yung parang walang sistema. So, nung nakita ko, in-explain sa akin, unti-unti, kabig, sabi sa akin, kagbabalalaki, nasa kaliwa, mababae, nasa kanan. Ha? Sabi ko, bakit? Natanong ko ng bakit, pero nung sinabi sa akin yung explanation, oo nga naman. Sabi sa akin, kabig, sige, kung gusto mong bumalik, balik ka. Diba? Kung meron ka pantalong, sige po, sabi ko, sige po. So, isip lang ako. Kasi, yun po, sa loob po kasi sa amin, sa bahay, sa bahay namin, sa Iglesia ni Cristo, bukod po yung upuan ng babae at upuan sa lalaki. Loob-loob ko, nung unang visit ko, I want to know more what's happening with the church, what's going on, bakit ganito ang dedikasyon. Yun ang question ko noon eh. Bakit ganito ang dedikasyon ng mga tao na to? There must be a reason, di ba? There must be a reason, di ba? Compared to others. Yung isa kong kaibigan, nasa set ako noon, nag-shooting. Panoorin mo to. Kasi may break eh, ang shooting kasi minsan nagtetake ka, minsan natutulog ka. Alam ko na kukunan ako after 4 hours pa, nilapagan ako ng computer. Pinapanood sa akin yung Felix Maralo. So, nunod lang. Kung nakita ko yung dinadaanan niya, dami ko. Ayan o, inaaral din niya lahat. Lahat, di ba? Yun yung nasa movie. Kung ano, kine-question niya. Sabi ko, yan yung ginagawa ko. Sige, so after the movie, okay. Entertaining, interesting. Bumalik ako. Sabay, sige nga po, doktrinahan niyo nga po. Sabi ko, sige po. Nung time na yun, dinoktrinahan kagad ako. Nung sinabi, kailan po tayo magsimula? Pwede ka na ba ngayon? Sige po, sabi ko. De, doktrinahan kagad. Sige po, okay. Ina-explain na, everything is based on the Bible. Sige. Doon kami nag-stop, taga lang po. Ano yung ibig sabihin po nun, na everything is based on the Bible? Kasi yun... Yan po, balikan po muna natin yun. Sabi ni kapatid na based on a Bible po tayo. Ibig sabihin po, ang lahat po ng aral dito sa Iglesia ni Cristo ay nakabati po sa Biblia. Kumbaga, hindi po kami sa kuro-kuro lang nakikinig ka, kuro-kuro lang. Hindi, mismo sa Biblia po, ang salita ng Diyos ay babasahin lang. Kumbaga, mayroon kayong tanong, babasahin lang po ng aming mga tagapagturo. Tuloy lang po natin. Naman ang sinasabi ng iba. Diba? Ang sabi sa akin, literal po, lahat po ng ginagawa natin. Okay, ay hindi po tayo gagalaw. Na hindi nakasabi sa Biblia. Sige. Sige nga po. Katulad ng ano. Sige po. Ipagsamba. Binasa. Sige po. Eh yung, siyempre, yung mga usap-usapan nun, eh yung paghandog. Totoo ba yan? Sabi ko, totoo ba yung paghandog niyan? Opo, handog. Kailasan. Oo nga. Yun po, sa mga nakikinig at nanonood sa amin lagi, yung mga aral po ng Iglesia ni Cristo, lahat po yun ng mga tanong nyo ay nakabatay po sa Biblia. Sapagkat ang lahat po ng aral namin dito sa Iglesia ni Cristo ay kung ano po yung tanong nyo mismo, sasagutin lang po ng Biblia. Diba po, ang Biblia ay mga salita ng Diyos. Hindi po kami sasagot, hindi po sasagot ang aming tagapagturo kung puro salita lang o puro sa ganito, kuro-kuro lang sinasabi. Kundi, sagutin natin na ayon po sa Biblia. Yan po ang nasaksihan ni kapatid na Victor Neri. Kaya kung kayo po ay aming naanyayahan, ay sumama po kayo. At kagaya po ni kapatid na Victor Neri, sumama po siya sa mga ganitong gawain. At makinig kayo, malalaman niyo po ang katotohanan. Tuloy po natin. So, nung unti-unti na ako nagsasamba, every topic, katulad na nung last week, kung bakit ako nagsamba, yun yung topic. So, kami, convert kami. Kami, choice namin pumunta rito eh. So, sana, yung pagiging iglesia natin, isa puso talaga. Yun po, mga nanonood sa amin. Yun po ay si kapatid na Victor Neri po, bilang kaibigan iglesia ni Cristo ay isang katoliko rin. Naway, kung napanood po ninyo ang video na ito,
ay mantig po ang inyong puso na makinig po sa aming mga programa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inanyayahan po namin kayo, open po naman po kami lagi na makinig kayo. At kapag nakikinig po kayo makita ng Diyos, sabi nga open mo lang po ang isipan mo, gawin mo po mga matempting na pakikinig. Kasi kapag hindi po kayong tempting na makinig at hindi nyo po na pakinggan mabuti, ay hindi nyo po malalaman at hindi nyo matintindihan yung ganitong mga aral. Gaya po ni kapatid ng Dr. Neri, inanyayahan po namin kayo na magsuri po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa mga araw po ng mga pagsamba namin, inanyayahan namin kayo. Open po kami lagi dito sa Iglesia ni Cristo. Ang mga aral po ng Iglesia ni Cristo ay amin pong inaanyaya sa inyo, sa mga hindi pa po kahit sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po ang maliligtas walang araw. Yan din po ang patutunayan namin sa inyo kung kayo po ay laging nagsubaybay at makikinig sa amin. Sa mga nag-aanyaya po sa inyo, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, huwag niyo pong tanggihan sapagkat kapag nakinig po kayo, sinusigurado po namin sa inyo lagi na ang aral ng Iglesia ni Cristo ang totoong maliligtas. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ito po si Legend B ng Men TV. I-subscribe niyo po ang channel na ito para po marami pa kayong matutunan sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sa aming pag-anyaya po, muli ay inyayaan namin kayo. Matuto kayo na makinig sa amin. Kumbaga, sabi nga nila, i-open mind mo lang ang isip mo. At yun po ay matutunan nyo rin, kagaya po ni Kapitid na Victor Neri, na nagsuri lang po, nakinig. Hanggang sa, yun po ay kanyang nalaman ang katotohanan. Muli po, ay isa puso na po natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Yun din po ang sinasagawa namin. Salamat po muli. Ito muli si Legend B ng Men TV na laging sa inyo lagi.